Alright, great morning everyone. I'm Jomar Berja from Greatland. So may pupuntahan tayo ngayon na lot only for sale. Alright, so ito yung kanto papuntang La Primavera. So meron tayong bagong listing dito na 216 square meter. Then pinapabenta ng owner. So ang pinaka landmark niya is yung San Miguel Corporation. Then yan, may mga commercial establishments na dito along the way papunta dun sa property. So yan, meron din na landmark yung Hotel Mara. Yan, yan yung Hotel Mara. Then after ng arco na to, yan, ito na yung gate ng La Primavera sa kaliwa. Ayan. So ito na yung La Primavera. So very accessible sa mga tricycle and jeepneys. Sa kanto meron. Giwalan tayo ng ID dito. So ayan, nag-iwan na tayo ng ID. So pinilinalaw na tayo makapasok dito. So ito na yung main road. Nasa ano to, 20 meters wide yung kalsada. Ayan, dito sa main road malalaki yung cut, nasa 600 square meter. Meron 398. So depende sa cut. Dito sa main road, kukunti pa lang yung mga nakatayong bahay. Since malalaki yung cut po dito, no? So kagaya nito, parang sa main road, dalawa or tatlo pa lang yung nakatayong bahay. And kagaya nito, yan, napakalaking bahay. Parang ano yan, dalawang lote. Not sure kung dalawa or tatlo. Then, ito na yung gate ng phase 1. So yun, pag dinerecho natin yan, yan, papunta ng ano yan, phase 2. Soon to open yung phase 2. Then ito yung phase 1. Ayan. So pag tampas mo ng main road, then may dadaanan ka pang another gate dito sa phase 1. Kaya ano, dalawang gate muna bago makadaan. Paalam muna tayo. Ayan. So nag-iwan tayo ulit ng ID. So ayan yung main road ng phase 1. Unang kanto, kakanan na tayo. Kasi malapit lang sa gate ng phase 1 yung lot. Actually, ayan, natatanaw ko na yung lot. Alright, so dulong kanto. So, kaliwa. So, ang kinagandahan niya, perimeter fence na yung katapat niya. So, wala ka nang intindi na bahay dito sa tapat. So ayan, ito na yung lot. 216 square meter. Ayan. So bababa ako para mas ma-appreciate natin yung site. So ayan, ito na yung lote. 216 square meter. So as you can see, palapad siya magmula dyan sa perimeter. And then hanggang dyan. Kumbaga katapat nung ano na to, yung bakod yan. Ganyan yung property. So ito yung paligid ng property. Ayan. Ayan nga, nabanggit ko kanina, yung tapat niya is perimeter na. Mga residential properties din yung nandyan. So ayan. So kahit magpark ka dito or dito, wala ka nang masyadong intindihin. Kasi nga, wala naman bahay na itatayo dito. So, yun yung advantage ng property na to. And then, yun lang yung gate. Ayan. Ayan. Ayan yung gate. Napakalapit sa gate ng phase 1.
So yan naman yung mga kapitbahay na yan, may nakatalo na dito na bungalo. Ayan, so kung gusto niyo makita to in person, kontakin niyo lang kami para ma-assist po namin kayo. See you soon.